Isa sa aking pinakaabangan nung ako'y bata pa ay ang pag-uwi sa aming probinsya tuwing bakasyon sa eskwelahan. Napakasarap sa pakiramdam ang makakita nga ng lunti ang kapaligiran at makalanghap ng sariwang hangin na kung saan ay sa probinsya mo lamang mararanasan. Ang pagsakay sa pampublikong bus ay isa rin sa kinagigiliwan ko noon. Dahil habang nakasakay ako, ay hindi mawaglit ang aking paningin sa aking mga nakikita habang papunta kami sa aming destinasyon. Ang Philippine Rabbit Bus Liner nga ang sinasakyan naming bus pa uwi sa norte. Sa bidyong ito, ating pagkwentuhan ang Philippine Rabbit Bus Lines, ang isa sa mga provincial bus line patungong norte. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Ang Philippine Rabbit ay itinatag ng magbayaw na sina Florencio P. Buwan at Ricardo L. Paras noong August 28, 1946. Nagsimula ang magbayaw sa pagbili ng dalawang U.S. Army weapon carrier na nabili nila noon sa isang junk shop sa Mabalacat, Pampanga. Ito ay ginawa nilang passenger truck na ang mga unang biyahe ay mula Divisoria at tumitigil sa San Fernando, Pampanga. Ang saklaw nga ng operasyon ng biyahe ng kumpanya ay mula Metro Manila hanggang Baguio at ilang pang mga lalawigan sa norte tulad ng Pampanga, Tarlac, La Union, Abra at Ilocos. Ang pangunahing terminal nito ay matatagpuan sa Abenida sa Santa Cruz, Maynila. Ayon kay Ginoong Ricardo L. Paras, isinunod nila ang pangalan ng kumpanya sa Rabbit o Kuneho dahil sa angking bilis at liksi nito. Pangalawa ay sa dahilang ang katawan ng mga unang bus na kanilang nabili ay may pagkakahawig sa katawan ng isang kuneho. Noong 1948 ay kilala ang kumpanya bilang Philippine Rabbit Bus Company. At taong 1957 ay tinawag na nga itong Philippine Rabbit Bus Lines Incorporated o PRBL. Malugod na tinanggap ang serbisyong ipinakilala ng Philippine Rabbit ng publiko. Naging matagumpay ang kumpanya at nakita ang mabilis na pag-unlad at paglago nito. Kaunting trivia muna tayo mga katanong. Alam nyo ba na ang pangalang bus ay nagmula sa salitang Latin na omnibus na ang ibig sabihin ay for all o para sa lahat. Ang pinakaunang bus line na nagserbisyo sa publiko ay nagsimula sa Paris, France noon 1662. Ito ay yung mga panahong hindi pa naiimbento ang internal combustion engine. Ang mga bus noon ay hila-hila ng kabayo at kayang magsakay hanggang sa 8 pasahero. Lumawak ng lumawak
ang operasyon ng Philippine Rabbit sa Norte. At noon ngang 1952 ay nakapagdagdag ng mga panibagong basang kumpanya. Nakabili ito ng mga Front Engine International Harvester na nag-ooperate noon mula Maynila papuntang Camiling, Victoria, La Paz, Concepcion at Tarlac City sa probinsya ng Tarlac. Ang Philippine Rabbit nga ang nagpakilala sa publiko ng isang first-class bus accommodation gamit ang two-seater man, White Rabbit, partikular sa kanlurang Luzon. Naglabas din ito ng mga makabagong minibus para naman sa mga short-distance travel na tinawag na mosquito fleet. Taong 1977, nang buksan naman ng Philippine Rabbit ang Rabbit Tours Division nito sa 2nd Avenue, Caloocan para mga siwa bilang charter sa lokal na turismo. Dahil sa ibinigay na tax incentive ng gobyerno na mga panahong iyon sa mga kumpanya na may kinalaman sa turismo, ay sinimulan ng Philippine Rabbit na mas pagandahin pa ang serbisyo nito sa pamamagitan ng pagbili ng mga air-condition na mga bus na magsiservisyo sa mga ruta papuntang Baguio, Bataan, Ilocos Norte at Tarlac. Taong 2004, nang ang mga empleyado ng Philippine Rabbit ay nagwelga at humingi ng agarang sweldo at benepisyo. Kasama dito ang 13-month pay, retirement pay, service incentive pay, at ang pag-update ng kontribusyon ng mga empleyado nito sa SSS. Buwan ng Abril ng kaparehong taon ay nag-utos ang dole ng return to work order sa Philippine Rabbit matapos na mangako ang kumpanya na aayusin nito ang anumang obligasyon sa mga empleyado nito. Upang makabawi ang Philippine Rabbit sa mga nawala nito matapos ang welga, ay kinailangang ibenta ang ilang pag-aari nito tulad ng bus unit, prangkisa at mga real property. Naging bunga nito ay ang pagliit sa saklaw ng operasyon ng kumpanya na pumabor sa mga kakumpetensya nito. 2005 nang bumalik ang Philippine Rabbit sa normal nitong operasyon. Umarangkada sa lansangan ang mga NDPC Eurobus kasama ang mga bagong ayos na 8500S DMMC at ilang mga natirang ordinary bus nito. Ito rin ang mga panahong sinubukan ng kumpanya na palitan ang mga lumang unit nito sa pamamagitan ng pagbili ng mga segundamanong Korean bus. 2014, nang muli na namang humarap ang Philippine Rabbit sa panibagong pagsubok ng ipag-utos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ang lahat ng mga pampublikong bus na mahigit sa 15 taon ay kailangan ng i-phase out. Lubhang naapektuhan ang Philippine Rabbit sa desisyon na ito sapagkat karamihan sa bus ng kumpanya ay nabili mula taong 1994 hanggang 1998. Dahil dito ay napilitan ng kumpanya na alisin ang mga luma nitong bus at itigil ang kanilang operasyon sa Abra, Baguio
at Alaminos, Pangasinan. Sa kaparehong taon din ay nagsimulang palitan ng kumpanya ang mga luma nitong bus at bumili ng mga bagong unit. Una na nga dito ang pagdating ng bagong Sunlong bus units na susundan pa ng iba. Kumuha rin ang Philippine Rabbit taong 2015 ng 10 unit na KLQ6109V90 sa Higer Bus Company Limited. Marso 2016, nadagdagan pa ito ng 7 GDW6119H2 unit mula sa Gilin Daiwo Bus Corporation Limited at sinundan pa ito noong Oktubre ng 4 na unit galing naman sa Santa Rosa Motor Works at Disyembre ng panibagong batch ng Higer Bus na may bilang na 12. 2017, nang ibalik ng Philippine Rabbit ang buong operasyon mula Maynila patungong Baguio gamit ang bago nitong Santa Rosa VV115 at Higer V91 na bus. Sa taon ding ito, dumagsa ang marami pa nitong biniling bus unit sa Santa Rosa Daiwo Bus na pupuno sa ruta ng Avenida Camiling. Abril ng taong 2018 ay sinimula ng kumpanya ang pagtatayo sa Pulong Bulo sa Angeles City, Pampanga ng garahe at maintenance facility nito na kung saan ay magsisilbing terminal din para sa rutang San Fernando Pampanga Avenida via Malolos Route. Kayo mga katanong, nakasakay na ba kayo sa bus ng Philippine Rabbit? Ano ang hindi ninyo malilimutang karanasan nung kayo ay nakasakay dito? Comment down kung ano ito. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman ito humantong.